Bakit kami Duterte? Sa executive branch, mayor ng Davao for 23 years. Sa legislative, congressman and vice mayor for 6 years. At sa judiciary, fiscal ng 10 years at abogado ng 44 years. Tapos sasabihin nila, panglokal lang daw si mayor. E lingid sa kaalaman nila, ang Davao ay 63 beses ang laki sa Metro Manila. Kahit pagsamasamahin mo pa ang buong bayan sa NCR, mas malaki pa rin ang 4 beses ang Davao. Pero hindi ang laki ng bayan ang issue dito. Ang issue, krimen, droga at korupsyon. Sa usapang krimen, si Mayor ay binabatikos na nagpapapatay daw ng mga kriminal. Tanong, sa kasalukuyang sistema ng Pilipinas, sino ang takot? Ang mga kriminal sa mga taong sumusunod sa batas? O ang tao sa kriminal? Normal ba yan? Tapos magtataka tayo kung bakit nagagalit at napapamura si Mayor. Galit si Mayor sa drugista, kriminal at kurakot. Opresyon ito sa mga Filipino. Droga. Sa Davao, mayroong libreng rehabilitasyon at 2,000 monthly allowance sa mga gustong magbagong buhay. Korupsyon. Sa Davao, mayroong dekalidad at kompletong ospital na libre sa lahat ng Filipino. Mayor's permit sa loob ng 72 hours. Murang bilihin dahil walang gotong at modernong kagamitan para sa alagaan ng batas. At dahil dyan, ligtas at panatag ang karaniwang tao. 24 oras na handa ang Central 911 para lumisponde sa anumang pangyayari. Alam nyo ba na meron lamang 3 911 system sa buong mundo? Nariyan ang Amerika, Canada at Davao. Ganito dapat gamitin ang pera ng bayan. Hindi puro welcome arc, waiting shed, barangay patrol, poste, covered court at isang damakmak na pre-tender ng bahay. Ganito na lang ba tayo? Hindi ba pwedeng may 911 din tayo? Matinong pampublikong ospital o mag-plan ng sariling paliparan sa ating mga rehiyon? Iyan ang pangarap sa bansa ni Mayor. Hindi dahil uso, hindi dahil sikat. May tapang, malasakit at malaking pagmamahal sa bayan. Kaya